Kami bekerja selama selama ini kami bekerja selama selama ini pada masa. Ayo Kristo, Ayo Tuhan, Ayo Tuhan Yesus, Ayo Tuhan Yesus, Thank you.
A reading from the Acts of the Apostles. On the day of Pentecost, Peter said to the Jews, "Let the whole house of Israel know beyond any doubt that God has made both Lord and Messiah, this Jesus whom you crucified." When they heard this, they were deeply shaken. They asked Peter and the other apostles, "What are we to do, brothers?" Peter answered, "You must reform and be baptized, each one of you, in the name of Jesus Christ, that your sins may be forgiven. That you will receive the gift of the Holy Spirit. It was to you and your children that the promise was made, and to all those in power, whom the Lord our God calls." In support of this testimony, he used many other arguments and kept urging, "Save yourselves from their generation, which has gone astray." Those who accepted his message were baptized. Some 3,000 were added that day. The word of the Lord. Woman, he asked her, "Why are you weeping? Who is it you are looking
He supposed he was her father, so she said, "Sir, if you are the one who told me all, tell me where you have taken him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She went to him and said in Hebrew, "Rabboni," meaning teacher. Jesus then said, "Do not cling to me, for I have ascended to the Father. Rather, go to my brothers and tell them I have ascended to my Father and your Father, to my God and your God." Mary marveled when the disciples, "I have seen the Lord," she announced. Then she reported what he had said to her. The Gospel of the Lord. She Maria Magdalena. Na siya ay gawain
Sapagkat namin siya may pakita, na namin siya na pagpunin ng ayon ng Diyos mula sa ating lumang sarili. Pwede tayong pagpunin. Pwede tayong minisin. Kahit kasing, kahit anong kasing duminamit, gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sabi na natin ay, to set all things new. Pagp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 
tao sa kanyang muling pagpapuha. Na maaaring sa pagtingin ng tao ay imposible. Pero magagawa niya bakit gawa ng siya ay muling mabuhay. Yun yung amon na ibibigay ko sa atin ng ating pananampalataya. Sabagat, kumbagita ko natin, ito ay natuturo ng isang mas malalim na katotohanan. Katulad ko ang bawat ulit na yung patawarin mo yung tao na kasama sa iyo. Sa pagtingin na ng tao, mahirap ang patawa. Anong kalimit ang sinasabi ng tao? Tao lang ako. Pero bakit magagawa? Sabagat si Kristo ay muling nabuhay. Kaya may lakas ka na pwede mong pagawa ang tao nagkasala sa iyo. Kung ibigin mo yung kaaway, sa pagtingin ng tao, that is impossible. Pero bakit mo magagawa? Kasi si Kristo ay muling nabuhay. Bakit mo ako mapagpala ng kumusin ko, patulad ko ng halimbawa na ibigyan natin ngayon ng Diyon? Yung promo, kahit ang mga taong may kamataong kumikitin ng buhay, pati yung sa mga taong kumikitin ng buhay, pinagpahayagan na nangyayari sa pro-life. Bakit? Para tayo sa buhay. Bakit? Bakit magagawa namin ito? Kasi nga, si Kristo ay muling na buhay. Kaya yung lakas ng kapangyarihan na ipinamahin. At ito ay yun ang ipinakilala sa mananampalataya kahit na doon sa kanyang mga lagad sa pamamagitan na isang babae na itinuturi na makasalanan ang lingunang kanyang ginagawa. Isang babae na kaya ito pero ang pakinggan ko naman yung kapag magalan, yung hapon ay pinipuli sa atin na rin, maging katulad ng Maria Magdalena na panayuhama, maging tagapagdala natin ng balita na si Kristo muling nabuhay. Na dapat kung binigyan na namin balita, ay nagpapahayag ng kahalagahan ng mensahe na Kristo ay muling nabuhay. Hindi balita ng nagdudulog ng pagkatalo. Hindi ang balita na nagdudulog ng pagkaluhi. Hindi ang balita na nagdudulog ng kamatayan. Bagkos, mga kabalitaan ko. Sabagat yun ang dulo ng Kristo muling nabuhay. At yun ay sabi na natin ay dapat ay maging bahagi
bahagi ng ating pagdulo sa Diyos. Ngayon, bahagi ng pagdulo. At kaya, sinabi mo ang bahagi na kapag peking balita, huwag niya isipin sa social media, isang click lang kasi, pwede mong ilalak o pwede mong i-share. Kahit na may sa social media, it's still a certain principle. Bakit? Kasi, hindi ang Kristo muling na buhay ang dinadala mo. Ngunit, ang kabaligtaran ko, kaya dapat, hindi nyo lang dapat ibahagi mo sa iba. Hindi ka dapat makapagdala ng balita na kabaligtaran ng mensahe na ibinibigay ng Kristo uling mabuhay. Bagkos naging katulad tayo ni Maria Magdalena na nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Nagbibigay ng hamon. Hindi pumapatay ng pag-asa. Hindi yung inaalis natin yung kagustuhan na maglingkod. So, maalis yung i-channel natin. Ganun, sabi na natin, kinakailangan ay patuloy natin pag-inasa. Ang apo na nagpapahayag na si Kristo ay muling mabuhay. Kaya nga, papagpuntan ko rin yung sinabi ko ng Linggo, halay, yung estado ng kaisipan. Kinakailangan ang estado ng ating kaisipan ay ang estado ng kaisipan na si Kristo ay muling mabuhay. Hindi si Kristo ay yung Kristong parang. At hindi rin yung peking balita. Ano yung peking balita? Katulad ng muna ipinamahin kahapon sa ibang mundo. Na si Kristo ay hindi mo nito buhay. Kung yan ay pinako ng kanyang mga dala. So, kahit na po yung pagdawagin natin yung bahagi ito po, pero yung bahagi na hindi totoo, pwede ko mas pa rin ito. Kaya hindi na kailangan mo tayong mag-ingat. Mag-ingat. Katulad ko, may isang pagdugod na makita mo natin, isang elemento na pinapahayag isa naman yung pagdarin ay nagbibigay. Nagbibigay ang pag-asa. Hindi po maling pag-asa. Kasi maling pag-asa, kaya kinulos din yun. Pinapaasa mo sa tao, alam mo naman pala na wala ang kainan na. Hindi rin mo pwede yun. Kasi bakit? Ay, bagaman, pinapaasa mo siya, ay alam mo naman pala, walang pagkukuhan. Darating na lang yung panahon, talagang mamakauhan yung mga biyoloko mo lang pala. Kaya malinig mo yun. Yung maling paasa. Para lamang hindi siya mawalan na lakas na loob sa pagkahan sa loob nito. Pinakailangan mo ito, malapit sa realidad ang pagbibigay ng pag-asa. At ito yung ipinakita ko isang kapagyan ng kareta. At nawa ko, tayo rin po ay alam maging kapagpahayag na si Kristo ay tunay na muling mabuhay.
Nyetel ka binabati ko ng program sa Senate to become a Easter people. Na, sabi na natin, si Maria ay intention and intention. Tayo rin ay ginagawa ka ng Jerusalem na maging buhay na saksi na si Kristo ay muling mabuhay. Sa kayo, sa sarili namin, sitwasyon at kahayaan. Sa inyo, ang hindi ko mo istorya ng aming buhay, alam, na masabi namin na hindi ko magagawa ito kung wala ang Diyos. Kung wala ang Kristo, kung hindi niya buhay. Kaya wala ang magagawa ng mga kapatid nito. Gawa ng Kristo muling mabuhay. Kasi siya yung nagkuha ko sa aking buhay.
accept in compassion when we pray the offerings of your family that under your protective care. They may never lose what they receive, but that they may live forever. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Give God your hearts. Please give thanks to the Lord our God. It's right. Yes. It is to live by the just as we can serve each other. And all may us obtain you, O Lord. But on this night, about the most loving and more glorious King of Christ, our Passover, as in sacrifice, for is the true life, who has taken away the sins of the world. May dying has destroyed our death, and may life has destroyed our life. Therefore, our God, we must come to heaven and land, and the people of sourcing and praise, and even the heavenly powers who are enduring us, sing together the unending hymn of your God, as they fullness of charity.
Francis, cuidador de Cuba, en orden por hoy. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all my God in your hands, God in the name of the Lord of your face. And by saying us, Lord, we pray that you may bless you with your name, Mother of God, and the blessed apostles, and all the saints that preach you for our believers, we pray for the course of the night, and may praise the Lord of God, through your Son, Jesus Christ. Through you, have your daughter's soul.